So it's time for some Shopee toys tests. Hi everyone, it's Emigrace from Graceful Homeschooling. So Graceful Homeschooling is a place where I put all about homeschooling, such as mga learning resources, educational toys, educational materials, toys haul, toys tests, toys reviews, and sometimes giveaways on some of the amazing toys or educational materials or resources na makikita natin. So sometimes napapakita din ako dito ng mga day in the life of a homeschooling mom. So ito yung mga real life na nangyayari or situation talaga sa isang homeschooling mom. So yan, ngayon ay magta-toys test tayo because last two videos ago ay nagkaroon tayo ng Shopee finds and haul. So ginagawa ko yung toys test kapag after yun, ng mga shop with me videos ko or kaya mga Shopee haul dahil gusto nating makita kung worth the money nga ba tong mga toys na to at para makita nyo din kung magiging sulit ba yung pagbili nyo ng mga toys na to or kung bibili man kayo na future, mapapag-isipan nyo kung gusto nyo pa rin bumili kung nakita na natin yung mga to dito sa toys test. So I'm so excited to show this to you, so let's start our toys test. So yung first toy natin ay itong rainbow ball. So itong rainbow ball na to ay isang strategy game. So papakita ko sa inyo kung ano yung itsura nito. So ito siya. Yan. So meron ka makikuhang tray na kagaya nito. So pakita ko lang na malapitan. Okay, so ito siya. So ito yung kasama nung game. Pero medyo manipis lang din talaga yung plastic niya. So parang ayan, sobrang nipis lang niya. Pero ito yung tray na ginagamit for the game. So, ayan, hindi siya kagaya nung nandito sa box na makapal yung tray na meron dito. Pero, well, in reality, manipis lang talaga siya. So, ganito lang siya kanipis. So, may kasama din siyang mga balls na maliliit na kagaya nito. So, be careful lang kasi choking hazard kasi sobrang liit talaga nitong mga to. So, ang gagawin lang dito sa game na to ay ilalagay lang randomly itong mga balls nito sa tray. And then, ang nangyayari dito ay maghahanap yung bata no magka-pair or dalawang kulay or two or more. So, basta kailangan magka-pair sila. Tapos, yun yung ilalagay niya dito sa space niya, sa tray niya. So, magta-take turns lang yung mga bata or magta-take turns lang kayo. Pwedeng gamitin din to, pwedeng laruin ng family. So, kagaya nito, ito, dalawa to. Oops, sorry. So, dalawa ito. So, pwede kong kuhanin to at ilagay ko dito sa aking space. So, now, for example, si Zoe naman. So, maghahanap siya dito kung alin yung merong ka-pair, magka-pair na color or two or three colors or two or more. So, for example, ito, meron siya dito ng green. So, kukunin niya yon. So, nag-move siya. So, yan. Just in case, for example, na walang magkakulay, so, pwedeng ang gawin ng bata ay pwede niyang i-slide lang yung ibang balls dito para makuha niya yung magka-pair na yon. So, hanggang sa maubos lang din yung mga bola na nandito sa tray. Sobrang fun itong game na to and sobrang mag-e-enjoy talaga kayo with this game. So, for this toy, I'm gonna give this toy a big thumbs up. Okay, so tapos na tayo sa rainbow box. So yung next toy naman natin ay itong waste segregation and memory game. So napakita ko na to sa inyo dun sa Shopee haul. Pero ginamit talaga namin to ng mga bata and sobrang nag-enjoy din talaga yung mga bata using this activity. And kung kayo ay nandun na sa taking care of the environment or kaya naman Earth Day na. So, sobrang nakakatuwa itong gawin. So, itong tsura niya sa loob. So, meron siyang tatlong spaces dyan. So, yung ito ay yung red. This one ay non-biodegradable. Dito naman ay recyclable. And then, biodegradable yung green. So, ang gagawin lang ay meron silang mga small pieces na kagaya nito. At i-determine lang ng bata kung saan talaga kailangan ito. Kung dun ba siya sa biodegradable. Kung dun ba siya sa non-biodegradable. Or dun siya sa recyclable. So, this one ay food wrappers. So, ibig sabihin, itong mga to ay it will go to recyclable because mga plastic to pwede pang gamitin, pwedeng i-recycle. So, yun. So, ganun lang yung gagawin ng mga bata. Nag-enjoy yung mga anak ko dito sa activity na to and sobrang ganda din ang quality nito. So, yan. Lagay ko lang lahat ng mga links down in the description box. So, that's the second game or second toy na ipapakita ko sa inyo, waste segregation and memory game. So, for the next one ay this one. Ang tagal nito pero ngayon ko lang siya ma-try or matetest talaga kung worth the money ito. So, this one naman ay kung nasa lesson na kayo ng mga community helpers, yan, perfect tong activity na to. So, let's see kung ano yung nasa loob.
ito yung next story na ipapakita ko sa inyo. Ito naman ay kung nandun na kayo sa lesson ng community workers, kasi ito yung mga items na nandito ay mga pang community workers. So, ito siya. So, let's see kung ano yung nasa loob niya. So, ito ay isang board siya, magnetic board. So, itong board ay magnetic siya. So, yan, makikita nyo, meron dalawang bata dyan na hindi pa sila naka-uniform, nakasuot ng kanilang uniform. So, pero meron dito ang mga cards na bubunutin ng mga bata. So, pwedeng bunutin, tapos ito yung gagayahin nila na damit. So, marami to. So, ang maganda din dito sa cards na to ay baliktaran siya. So, yan yung mga gagayahin ng mga bata. So, bunot lang sila ng card, tapos yun yung gagayahin nila. So, tapos dito sa loob nito ay meron din siyang mga, ito yung mga magnetic na mga pieces, small pieces. So, kagaya nito. So, yan. Ito naman yung gagamitin dito sa board na to para mabihisan itong mga bata na nandito. So, let's take for instance, nabunot natin yung fireman. So, ito yung kukopyahin lang ng mga bata, gagayahin ng mga bata. So, for example, this one, ito yung bata na bibihisan niya. So, yan. Nakakatuwa to kasi yung magnetic board siya. So, gustong-gusto talaga ng mga bata yung mga magnetic board kasi naaliw talaga sila pagdating sa ganun. So, ito yung hat ng fireman. So, ito yung bibihis ng bata. And then, where else? Nasaan pa yung kapares natin? Ito. Okay. So, yan. Yung kapares ng pants. And then, yung shoes ng fireman. So, there. So, yan. Nakakaaliw talaga tong game na to. And super mag-enjoy din yung mga bata dito. For this toy, I'm gonna give this one a big thumbs up as well. Kasi ang ganda ng quality ng toy na to. Plus, malaking help din to talaga pagdating sa araling panlipunan. So, yung next toy naman ay para sa math. So, ito yung digital clock or 2-in-1 na digital clock. So, ito yung itsura niya. And then, meron siyang kasama na doon sa likod ng board niya na kagaya nito. So, na pwedeng gamitin talaga for math. So, yan. Papakita ko sa inyo kung anong nasa loob nito. Okay, so for this one, ito naman yung 2-in-1 na digital clock. So, ang ganda din nito kasi nakakaaliw siya actually. So, ilang mga activities yung pwede nyong magamit dito or magawa dito kasi 2-in-1 yung board na to. So, ibig sabihin, meron ka na ditong clock. Tapos, on sa likod niya ay meron ka pang ganito na pwede mong gamitin for addition. And then, this one naman ay for comparing numbers. And ito naman yung number sentence or equation pala. Addition equations, subtraction equations. So, pwedeng gamitin. So, tapos meron ka pang clock dito sa harapan. So, ito lang yung mga nasa loob nito. So, ito yung gagamitin for the clock activity. And then, meron din siyang ditong mga cards so na pwedeng gamitin for the clock activity. So, ang ganda lang din talaga ng mga cards kasi ang ganda ng print niya. Plus, makapal din talaga yung mga cards. So, ito siya. Ito yung for time activity. Tapos, sa likod nun ay meron siyang mga numbers na kagaya nito. So, mga number cards. And then, ito naman, yung mga small pieces na to ay pwedeng gamitin naman dito sa likod na board na to. So, yan. And then, ang ganda din nung wood na to. So, makapal din yung wood na ginamit nila. Plus, very colorful din siya. So, gaya niyan. So, for example, meron tayong 4. So, yan. And then, ano yung what make 4? That's 2. And, let's say na lang 3 and 1 kasi baka walang ayun. So, 3. So, yan. So, gagamitin lang nila itong whole and then parts, diba? So, 1 and 3 make 4 or kaya naman 1 plus 3 equals 4. So, pwede ang gawin dito ay 1 plus 3. So, hanapin lang natin yung plus sign. So, there. And then, yung equal sign natin. So, yan. So, 1 plus 3 equals 4. Sobrang ganda nito. Sobrang fun gawin ng mga bata. Ito ay isang fun hands-on activity para sa kanila. Kaya naman, for this toy, I'm going to give this one a big thumbs up as well. Okay, so for our next toy ay ito namang spelling game. So, it's a spelling game and ang ganda nito, well, nagamit na namin itong mga to. So, yan. Meron itong mga kasamang mga wooden na mga letters na kagaya niyan. Super ganda. And then, ang maganda lang dito din ay makapal din yung wood na ginamit nila. So,
Ito siya. And then, so yan. And then, meron din siyang kasamang mga cards na pwedeng gamitin din ng mga bata pag nag-aaral pa sila ng CVC words or kaya naman meron na din dito yung mga CVCC na mga cards. So, ito yung example niya. So, yan. So, net and then sa likod dito meron din. So, baliktaran din yung card niya. So, ito naman yung car and then net and then ear. So, maraming cards as in super daming cards na kasama na pwede talagang gamitin din talaga ng bata sa pag-spell niya. So, yan. Fun way to do spelling. So, yan. For example, itong net. So, ang gagawin lang ng bata ay hanapin lang. So, yung letter E. And then, yung letter T. So, syempre, kailangan mo na muna yung N. So, yan. So, N, and then E, and then T. So, ngayon, ang pwedeng gawin ng bata dito ay isa-sound out niya yung sound ng mga letters na nandito. So, for example, N, E, T. So, N, E, T. And then, i-blend niya itong mga sounds na yon. So, magiging net. So yan, ito yung activity na to. Sobrang fun na gawin to ng mga bata. And itong mga letters na to, sobrang magagamit nyo din sa iba pang mga activities nyo. Pagdating sa language arts, so yung mga ganitong letters, ginagamit din namin to ni Zoe. Sa mga lessons niya din talaga sa English, sa language arts, and even sa kung ano pang mga games na pwede na, na ginagawa namin. So, or pwede namin gamitan ng mga letters. So, ginagamitan namin ito. So yan, so ito yung spelling game. And sobrang ganda nito. Sobrang ganda ng quality nung toy na to. At mag-enjoy din talaga yung mga anak nyo. So, for this toy, I'm gonna give this one a big thumbs up as well. So, there you go. Those are yung mga toys na nilagay natin sa toys test. So, I hope nakita nyo kung alin dito sa mga toys na to yung worth your money at kung alin dito yung mga tatagalin nyo na sa cart nyo. So, yeah. So, thank you so much for watching. Please join the Graceful Homeschooling family. Click the subscribe button and turn your notification bell on for more videos like this. Please don't forget to give this video a big thumbs up as well. So, I will see you on my next one. Bye, everyone!